Yo! Kamusta mga ka-Maysports? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang pangakong binitawan ni Rob Pelinka kay LeBron James. Pag-uusapan na din natin ng closing lineup ng Los Angeles Lakers para sa next season. LeBron James nga ay naging eligible na sa pagpirma ng kanyang contract extension sa Los Angeles Lakers, subalit hanggang ngayon nga ay hindi pa rin ito pumipirma ng kontrata. Nagkaroon na nga ng pag-uusap ang general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka at LeBron James, subalit imbis nga na magpirmahan ng kontrata ay pangakoan lamang ang nangyari. Ipinangako nga ni Rob Pelinka kay LeBron James na hanggat makaya nga daw niya ay ibibigay niya kada season ang lahat ng kailangan ni LeBron James upang manalo ng kampyonato. Ngayon nga, ang Los Angeles Lakers ay nakikipag-usap na ulit sa Brooklyn Nets upang tuluyan na nga nila makuha si Kyrie Irving ngayong offseason. Ang Lakers nga ay handa nang ibigay ang pinaka-iniingat nilang future first round picks sa kanilang kupunan upang ibigay lamang ang kagustuhan ni LeBron James na makuha si Kyrie Irving ngayong offseason. Subalit ang kapalit lamang talaga ng desisyon ng Lakers na ito ay ang future ng kanilang kupunan. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. Samantala, dumako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan hindi nga nagustuhan ng mga Lakers fans ang naging prediksyon ni Jovan Buha sa closing lineup ng Los Angeles Lakers na sina Austin Reeves, Troy Brown Jr., LeBron James, Juan Toscano Anderson at Anthony Davis. Marahil kayo nga ay napapaisip din kung bakit wala nga si Russell Westbrook dito. Dahil ayon nga sa head coach ng Los Angeles Lakers na si Darvin Ham, ay plano nga niyang gawing off the bench player itong si Russell Westbrook. Oo, nandyan na nga ang speed and size sa closing starting lineup nila, subalit kulang na kulang nga ito sa shooting. Kung titingnan nga natin ang lineup na ito ay hindi nga ito pang championship contender na kupunan. Dahil ang tatlong player nga nila dito ay role players lamang last season, habang dalawa naman dito na sina Troy Brown Jr. at Juan Toscano Anderson ay mga bench player lamang dati sa kanilang kupunan at hindi nabibigyan ng playing time. Tapos ngayon nga sa Los Angeles Lakers ay maging starting 5 sila. May mga nagsasabi nga din na si Anthony Davis at LeBron James pa lamang ay sapat na para maging championship contender ang kanilang kupunan basta manatili lamang itong healthy. Kung hindi nga makukuha ng Lakers si Kyrie Irving ngayong offseason, malaking nga ang posibilidad na ganito ang kahantungan ng lineup ng Los Angeles Lakers. Ano ang masasabi mo dito? Mag-comment lang. So yun lamang ating mabilisang balita sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy ka. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.